kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karimarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulam, mga paparang. Kaluluwang ligaw at mga maligno. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakating sila. Mga hindi may palinwanag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matapaglalaruan. Kamandag ng Yanggao. Isinulat ni Giovanni Pido alias ang manlalakbay na manunulat. Isinatilig ni Ingkong. Taong 2011, sa taas ng kabundukan ng Panay, isa sa pinakamahirap akyatin ng mga mountaineers itong bundok na ito. At dito ko ibinahagi ang kwento ng aking nakatatandang kapatid na si Kuya Edward. Sa katunayan, wala pang mga taga-Mindoro ang nakaakyat na sa bundok na ito ng Panay noong mga panahong yun. Dahil bukod sa masukal, magubat at matarik, hindi pa visible ang trail nito. At maraming taong labas sa paanan ng kabundukan ito na siyang pinangingilagan ng mga tao. At may mga nagsasabi rin na napakadelikado daw ito sa mga wild snake at napakabihira ang guide sa lugar na ito. At dito ko nga naikwento sa mga kasama ko ang karanasan ng nakakatanda kong kapatid tungkol sa Yanggao. Isa akong taga-tumandok ng Kabisayaan sa lugar ng Iloilo City. Kung tawagin ako'y Roger Hechanova Tenefrancia at isa akong mountaineer ng University of San Agustin Mountaineering Club sa Iloilo City. At ibinahagi ko ang totoong karanasan na ito noong sa itaas kami ng Mount Nausang sa parte ng Aklana. Doon namin na pag-usapan magkakasama o magkakakilala ang hiwaga ng mga Yanggao sa Panay. Pati na rin ang mga misteryong nakabalot sa lugar na ito ng Panay. Habang nakaupo at tumatagay ng tanduay, nakikinig sila sa aking mga salaysay at nagtanong sila kung ano-ano ba ang mga klase ng aswang. At sinagot ko naman ang mga tanong na ayon sa pagkaalam ko, ang mga uri ng aswang ay mga aswang na gabunan, aswang na Yanggao, aswang na balbal, aswang na kubot, at ang pinakamabangi sa lahat ay ang aswang na Bermalangs. Yan ang iba't ibang uri ng mga aswang na ito ay may kanya-kanya ring kakayahan. Iba-iba man ang bloodline nila, pero kung tawagin pa rin sila, ay aswang. Matagal nang nag-e-exist ang aswang dahil sa impluensya ng animismo na nagsimula sa kanununuan ng mga Pilipino, ang aswang ay tanyag na bago pa man dumating ang dayuhang Espanyol sa Pilipinas. At dito ko nasisimulan ang kwento ng aking nakakatandang kapatid na si Kuya Edward. Mm-hmm.
Nag-e-exist ba talaga ang mga yanggaw na aswang? Gumagala ba sila sa mundong ating ginagalawan? Gaya ng normal na tao? Pumapalit ba sila ng anyo? O baka sa mga pelikula lamang ito? Yan ang mga tanong ko dati sa aking sarili noong di pa ako nakakita ng yanggaw na aswang. Pero ang ikukwento ko sa inyo, mga tol, ay tungkol sa utol kong nahawaan ng yanggaw sa lugar ng estansya sa Iloilo. Isa siyang head chef sa kilalang restaurant doon bago nahawaan ng pagkayanggaw. Apat kami magkakapatid. Panganay si Kuya Edward na sinundan naman ni Kuya Leonard. Pagkatapos si Kuya Maynard. Pagkatapos ako na. Si Kuya Edward ang pinakamatangkad sa aming magkakapatid at isa rin siyang varsity player sa school namin noon. At lapitin ito ng mga babae, lalong-lalo na sa campus namin. At ang akala ni Mami ay bading siya kasi napakapihika niya sa babae. Kaya lagi siyang pinagtatawanan sa pagkainan kapag siya lagi ang nahuhuli sa pagkain. Dahil nga mahinhin ito kung kumain. Kaya nung nakapag-graduate siya at nakapagtrabaho, sobrang busy ni Kuya Edward. Doon niya ginugol ang buong oras niya sa pagkatrabaho. Kaya wala na siyang time minsan sa amin at sa mga tropa niya. Masyado siyang seryoso sa buhay. Kaya nga lagi namin siyang tinutukso na magbakasyon ka naman paminsan-minsan at maghanap ng chicks or di kaya'y mag-out of town kasama ang mga barkada para naman makalaya sa rehas ng pagtatrabaho. Isang araw, pagkatapos magbakasyon ni Kuya kasama ang mga tropa niya, ay bigla na lang itong tumamlay. At nagtataka kami dahil meron na rin daw itong girlfriend sa edad na 37. Kaya naging panaisipan sa amin ang lahat kung bakit ganun kabilis makapag-girlfriend si Kuya Edward. At pagkalipas pa ng ilang mga buwan at nag-asawa na nga ito. Sa kadahilan ng nalaman namin na isang araw, nabuntis na pala ang asawa ni Kuya na si Lena, kung kaya't nagpakasal sila sa lalong madaling panahon. Pero doon sila naniniraan sa probinsya ng babae, sa parte ng estansya sa Iloilo. Maganda naman ang pagsasama ni na Kuya Edward noong unang dalawang taon. Nagbabakasyon pa sila sa amin noon. Pero pagkatapos ng higit sa dalawang taon, nabalitaan na lang namin na meron daw aswang sa lugar nila Kuya noong panahon na yon, mga taong 1996-1997. Sikat na sikat ang usapang aswang noon sa lugar nila Kuya hanggang sa lugar namin dito sa La Paz, Iloilo City. Hanggang sa dumating na ang araw na may nakapagsabi na sa amin na mas mabuti raw kung personal naming puntahan si Kuya doon sa estansya. Baka kasi mabiktima sila ng sinasabing aswang sa lugar na yon, na kahit sa paradahan ng bus, paradahan ng jeep, at paradahan ng tricycle ay balitang balita at usap-usapan ang salitang aswang. Kung kaya't ang mga bata, 10 taong gulang pababa, ay agad na pinapapasok sa kani-kanilang mga tahanan. Isang madaling araw, sinamahan ako ng mga tropa ko na pumunta sa kanila sa lugar ng estansya para mabisita ko naman siya at ang asawa niyang si Lena. At para malaman namin kung nagdadalang tao na ba ito o hindi pa. Pero kakaibang amoy ang nahaamoy namin ng mga tropa ko sa bahay nila Kuya. Para bang nabubulok na karne at parang amoy suka ng pusa. Nagtataka ako kung bakit wala dito ang Kuya ko at si Lena.
kung kaya't pinagtanong-tanong namin sa mga kapitbahay nila kung saan sila pansamantalang naninirahan. Baka sakaling alam nila kung saan naroroon ang kuya ko at ang hipag ko. Halos maubos na ng mga kasamahan ko ang mga bahay-bahay doon sa kakatanong kung nasaan sila. Wala talagang alam ang mga taga-roon. Hanggang isang ane ang nagsalita na matagal na raw silang wala roon. Mag-iisang taon na raw. At ang huling pagkikita nila ng ane ay masama ang pakiramdam ng kuya ko. Dahil sa sinabi noon ng ane, ay agad naman akong kinabahan. Baka kasi kung ano na nangyari sa kapatid ko. Agad kaming bumalik sa bahay ni na kuya at pinagtulungan namin magtotropa na linisin ang bahay. Pero pagkatapos doon, ay agad ko naman silang pinauwi at nagpasya ako magstay muna ng ilang pang mga araw. Total, may mga damit akong dala na pang tatlong araw. Sa pangalawang araw, ay nagtataka pa rin ako kung bakit malansa ang bahay ni na Kuya Edward at Lena. May mga natutuyong mga dugo at may mga langaw na hindi mawala-wala sa umaga hanggang hapon. Wala namang palatandaan na pinasok ang bahay nila. Gayong nasa ayos naman ang mga gamit. Medyo mabaho nga lang ito at maalikabok na rin. Tanda na wala ng taong naninirahan sa bahay na ito. Pero nung pangalawang gabi, nakarinig ako ng mga kaluskos sa gawang pawid na bubungan. Agad ko naman itong sinilip na baka sakaling magnanakaw lang na ang akala siguro ay walang tao sa bahay nila kuya. Dahan-dahan akong lumabas ng pagapang sa silong. Doon ako dumaan sa sirang sahig na awang nayari sa kawayan. Nagkomando crawl ako doon hanggang sa labas. Nakita ko mismo sa anino sa taas ng bubungan, sa tulong ng maliwanag at bilog ng buwan. Kitang-kita ko ang buwis taong nilalanga na gumagapang sa bubong ng bahay ni na Kuya at Lena. Nakatuwa dito at parang bang nangangati ang katawan o parang naglalagay ng lotion sa katawan sa ganoong paraan. Tumayo ang balahibo ko sa anino na nakita ko. Hindi ako kumbinsido. Kaya humiga na ako sa lupa at dahan-dahan kong inuurong ang likod patras para makita ng tuluyan ang nasa likod ng aninong yun. Si Lena ang nakita ko. Nakasuot siya ng palda at sira-sirang damit. Nakalabas na rin ang dibdib nito dahil sa makatibahang katawan niya o sa pinapahid niyang laway o langis. Hindi ako sigurado. Pero kitang-kita kong umaapaw ang laway niya sa bibig niya at kumapal ang kanyang mga kilay. At parang lumiit ang eyeball ng kanyang mga mata na parang sa mata ng isang pusa. Nagulat ako sa nasaksihan ko dahil isa itong aswang sa paningin ko. Maaaring hindi naman lang ako naaaboy dahil siguro kasing amoy ko na ang amoy ng bahay nilang amoy dugo ng tao. Dahil natatabunan naman ako ng malalagong halaman habang nakahiga sa lupa, hinding-hindi niya napapansin na nandun ako at nakabasid lamang sa kanyang pangangate o paghahagod sa sariling katawan. Nakalimutan kong nag-a-alarm pala ang suot kong narelo tuwing hating gabi o alas 12 na madaling araw.
Kung kaya pagsapit ng eksaktong alas 12, agad na nag-alarm ng mahina ang suot-suot kong relo. Kahit mahina ang pag-alarm, ay napansin ito ng aswang na si Leda, na asawa ng Kuya Edward ko. Agad ko itong tinakpan ng kanan kong palad at nagsusumiksik na rin ako sa mayabong na halaman ni na Kuya sa ilalim ng silog. Kung kaya't hindi ako madaling mapansin ng aswang na si Leda dahil natatakpan ako ng anino ng bahay at ng mga punong kahoy na may kakapalang hardin nila sa gilid ng bahay. Dumausdus ako pa loob at inikot ang katawan ko pabaligtad para gumapang. Gusto kong hanapin kung nasa na ang aswang na yon. Dahil mula nang marinig niya ang alarm ng relo ko, bigla itong nagpalinga-linga sa paligid. Siya naman ang silip ko sa mga lugar na maaari niyang pagtanuan. At inahawi ko ng kamay ko ang mga dahon na mga kapal. At sinilip ko na rin ang taas ng bahay sa pagitan ng sahig na kawayan. Baka sakaling nandun siya sa loob ng bahay. Ingat na ingat ako sa bawat kilos at galaw ko na huwag niyang marinig. Tumayo ako. Umikot sa bandang kwarto nila. At sinilip ko ang pinakadingding ng bahay nila na gawa lamang sa sawali. Ipinikit ko pa ang kanang mata ko para masipat kong mabuti sa pamamagitan ng kaliwang mata ko kung may tao ba sa loob ng kwarto o wala. Wala akong nakita at agad akong lumakad ng dahan-dahan ng nakadak walk. Sinilip ko naman ang kabilang kwarto kung saan dito pinapatulog ang mga bisita. At may konting mga pali pa sa loob ng nakasako. Muli kong sinipat ang loob ng kwarto na natatabunan labang ng sawali ang dingding. Sinilip ko ang mga konting butas na parte ng dingding. Nagulat ako sa nakita ko. Ang mata ni Lena ang nasilip ko sa butas na yun. Nagkasilipan kami ng mata. Napasigaw ako ng sa gulat at sumigaw si Lena na parang isang naipit na baboy sa may alulong ng mga aso. Sa takot di ko na malaman ang gagawin. Muli akong bumalik dun sa pwesto ko kanina sa madilim na lugar nang dahil sa anino ng bahay at sa makapal na mga halaman na mayabong sa dahon. At sa muling paghawi ko ng dahon, nagulat ako sa nakita ko. Mukha ni Lena na aswang ang tumambad sa harapan ko, na nakamukha ang bibig at lawit ang dila na lagpas sa isang dangkalang haba. Parang panawan ako ng bait na mga oras na yun. Nangatal ang katawan ko na parang nanginginig ang mga laman ko at sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko. Nasabi ko na lamang ang mga katagang, Lena, nasa na Kuya Edward? Pero sinunggaban pa rin ako ni Lena. Pero nakahawak ako sa bandang leeg niya, kaya napigilan ko siya sa atake niya. Bumako ng matatalim niyang mga kuko sa braso ko. At agad naman ako nakasagap ng bato kung kaya't naihampas ko ito sa noo ni Lena. Napahiyaw ang aswang na si Lena nang maihampas ko ng apat na beses ang bato sa kanyang noo. At agad akong tumakbo ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Noong nakakita na ako ng malapit-lapit na bahay, agad akong humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, agad naman akong ginamot ng mga kapitbahay nila Kuya Edward at Lena. At napag-alaman ko na alam pala ng mga taga-roon
na naging aswang silang mag-asawa kung kaya't nilisa nila ang lugar na yon. At ayon din sa saraysay ng kapitbahay nila, nagdalang tao si Nena. Pero siya mismo ang kumain ng sanggol paglabas sa kanyang sinapupunan na muntik na niyang kinamatay. Kung kaya't matinding paghihirap pag dinanas ng Kuya Edward kay Nena. Tumating na rin ang point na humingi na ng tulong sa taong bayan si Kuya Edward. Kung ano ang dapat gawin kay Nena. Ang payo daw ng mga taong bayan, ayon sa mga kapitbahay nila Kuya, ay kailangang mapagamot sa isang batikang albularyo si Nena para mailabas daw ang itim na sisiw na nasa loob ng tiyan niya. Tanda ng pagiging isang bagong yanggaw na aswang siya. At sa pagsasalaysay ng mga kapitbahay nila, ginapos daw itong si Nena ng kadena. Saksi ang malalapit na kaibigan ni Kuya Edward. Si Nena na daw mismo ang nagmamakaawa na patayin na lamang siya dahil hindi niya na raw kayang kontrolin ang katawan niya. May tila ba isang malakas na pwersa ang nag-uudyok sa kanya para kumain ng atay, puso at sumipsip sa dugo ng tao. Uhaw na uhaw daw siya sa dugo at sabik na sabik kumain ng laman loob ng tao. Lalong-lalo na ng isang buntis o ang bagong kapapanganak na sanggol. At isa ito sa pinakamabango sa mga pang-amoy nilang mga yanggaw na aswang. At napag-alaman ko rin na si Kuya ay tumira sa isang albularyo. Doon siya nagpagamot. At inamin niya rin na bisa na rin siyang naging isang aswang. Pero nakayanan niya itong paglabanan sa paggapo sa sarili sa pamamagitan ng kadena, bawang at asin. Dumating na rin daw ang part na gustong-gusto niya nang uminom ng dugo ng isang tao, kambing, aso, manok o baboy. Basta dugo. Pero iba pa rin daw ang bango ng batang bagong silang. Parang amoy adobo raw yun sa kanila kung iahambing sa pagkain ng tao. Nainuwa ni Kuya Edward ang yanggaw na dalit na hiniwa sa kanya ni Nena. At si Nena naman daw ay nahawa nang minsan daw itong natulog sa kaibigan niyang kapwa teacher sa Guimaras. At ayon sa saraysay, nilagyan daw umano ng laway ng isang aswang ang tenga ni Nena habang natutulog. Kung kaya't naging aswang din ito. At pinakain o hinainan ng pagkain may laway ng mga gabunan na aswang. Kung kaya't ang naging resulta nito ay ang pagiging yanggaw na aswang ni Nena. Dumarami ang mga aswang dahil sa yanggaw. Maganda at mabait si Nena. Sinira lang ng mga taong may inggit sa kanya. Tulad ng pagiging aswang nito, isang dalit sa tao na kailanman hindi mabura sa pagkatao. Lalong-lalo kapag nakatikim ka na ng dugo ng tao. Isang salot na makakasira sa pagsasama ng mag-asawa. Isang salot na makakawasak sa isang masayasanang tahanan. Isang salot pikit matang tinanggap ng Kuya Edward at Nena na namuhay sa payak na pamumuhay pero hindi binigyan ng pagkakataong mamuhay ng tahimik at payapa. Napag-alaman din namin na habang nagsasama silang mag-asawa ay kusang lumayo si Nena. Baka sakali makahanap pa ng normal na babae ang Kuya Edward. Dahil mahal niya ito. Kaya pala bumabalik-balik si Nena doon sa dating bahay nila para silipin ang asawa. Dahil aswang pa na,
nangungulila din siya sa kanyang asawa. Pero umalis din doon ang Kuya Edward at nakituloy na lang muna pansamantala sa albularyong nagpaalis ng pagiging yanggaw sa kanya. Mabuti at naagapan pa ang kay Kuya Edward. Samantalang bigo naman kay Lena dahil umano sa nakatikim na siya ng laman at dugo ng tao. Kaya hinahanap-hanap na niya ito. Lumipas ang isa, dalawa, tatlong taon. Namuhay ng payapa ang Kuya Edward. Pero hindi na siya nakatira sa istansya sa Iloilo, kundi sa Dingle, sa probinsya pa rin ng Iloilo. Nakapag-asawa ng taga-Dingle. Isa rin teacher na katulad ni Lena. At nabiyayaan sila ng dalawang anak na babae. At patuloy na mumuhay ng payapa kasama ng mga anak nila. At ayon pa kay Kuya Edward, may mga gabi raw na nadidikit niya pa rin ang tik-tik at ang bulong ni Lena na nagbubula sa labas ng bahay. At kung lalabasin niya, nakikita niya sa malayo ang isang babaeng nababalutan ng itim na scarf o itim na bandana. At kapag tinatanaw niya ito mula sa malayo, ay papahid ito ng luha at aalis na lamang ng pabigla-bigla. At sa umaga naman, ay may napapansin siyang babaeng dumadaan sa bahay nila na nakabandana. Na kapag napapalingon siya, ay agad itong lalakad ng mabilis para hindi na masundan pa. Malakas ang kutob ni Kuya Edward na ang babaeng pabalik-balik sa lugar nila sa Dingle, Iloilo ay walang iba kundi si Lena. Marahil nasundan o natuntun ito ang amoy ni Kuya Edward, kung kaya ganun na lamang ang pagpaparamdam niya sa tuwing hating gabi, hindi man sa anyong Lena o anyong tao. Marahil sa anyong pusa o aso, o marahil sa anyong baboy. Yanggaw na aswang man si Lena, isa pa rin siyang tao na may damdamin at wagas na nagmamahal sa Kuya Edward ko. Alam naming pamilya na nandyan lamang si Lena sa tuwing mag-iipon-ipon ang aming pamilya, sa tuwing nagre-reunion kami, sa tuwing araw ng mga puso, sa tuwing araw ng Pasko o bagong taon man, si Lena ay patuloy pa rin nagmamanmana at nagmamasid. Pilit na pinaglalabanan ng sumpa o salot o di kaya'y dalit na isang aswang. Bilang isang hibag, humahanga ako kay Lena dahil nagparaya siya alang-alang sa kasiyahan ng Kuya Edward. Tiniis niya ang sakit at kirot habang lumalakad ang panahon. Siya sana ang masayang babaeng kasama ni Kuya kung hindi lang siya nahawaan ng pagiging yanggaw na aswang. Ramdam ko ang nararamdaman ni Lena kung ilalagay ko ang sarili ko sa katawan niya. Kung gaano kasakit ang makita ang asawa mo noon ay may kasamang ibang babae na sana ay ikaw. Ramdam ko ang bigat ng paa habang ilalakad mo ito papalayo sa isang bahay ng dati mong asawa, at papatak na labang ang luha mo habang nakatingin ka sa kanila mula sa malayo. Ngayon, heto, tinutulungan ko ang Kuya Edward at ang bago niyang asawa sa pagpapalaki ng mga pamangkin ko. Isa rin akong OFW sa Saudi Arabia sa Al-Dawasir. Isang skilled worker na patuloy na tumutulong sa mga pamangkin ko at patuloy rin sa paglalakbay sa mga kabundukan.
at patuloy din ang pag-iimbestiga kay Lena. Kaya minsan, kapag nakikita kong masaya sila kuya at ang kanyang pamilya, ramdam na ramdam ko ang nararamdaman ni Lena sa tuwing ito'y nakatingin sa kanila mula sa malayo. At naputol na labang ang pagsasadula o ang pagsasalarawan ni paring Roger sa kanyang kuya nang napasinghap na ito ng kanyang luha. Sabay na dumampot si paring Roger ng isang stick ng Winston Lights at sabay sinde. Habang nagbabadya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. At sabay sabi nga, yan ang punot dulo ng pagka-encounter ko sa isang yanggaw na aswang. Sabi pa niya, wakas, pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni. Mm.